Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nag-walking? Maraming benepisyo sa physical at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Ang paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Naku, friend! Oh, bakit? Tumatagas ang tubig dito sa CR. Oh, huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh. Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Saka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka. Ito naman oh, lahat napapansin. Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig. Oo, siya, tama ka. O halika na nga. Talaga ako. I-report na natin yan kay Manong. Para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig. Ay, tara! Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na rin makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Alam mo ba na noong June 28, 1975, unang ipinadala ang 250,000-watt na transmitter ng 1458 DWRF sa Zambales? Ang signal na ito papunta sa Vietnam, Cambodia at Laos? Pagdating ng July ay nagsimula naman ang mga broadcast nito sa mainland China sa wikang Mandarin at Cantonese. Pagdating naman ng Setyembre, ang GF-100 transmitter naman sa iba Zambales ang naghatid ng broadcast sa milyon-milyong mga tagapakinig sa Russia. Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo 'yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay! Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Family Matters.
programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Happy Friday! Kamusta po sa lahat ng ating mga kaagapay? Yes! Sa kanila mga regular PM Radio, good morning! Friday na naman! Yes, andito na naman tayo, honey. Good morning po sa lahat na nakatutok sa atin ngayon sa Facebook and YouTube live streaming. Yes. Sa lahat din po ng mga may signal cable, GCTV 185, magandang umaga po sa inyo. And syempre, happy listening sa lahat ng kaagapay na papasok sa trabaho at kasalukuyang nagda-drive ngayon at nasa biyahe. Mag-ingat po tayo at sasamahan po namin kayo ni Bong at sana maibsa natin yung init ng panahon. Honey, batiin din natin lahat ng mga OFWs na nakikinig sa atin every Friday. Sukiin natin yung mga yan. Yes, magandang from Hong Kong, Singapore. Yes. And syempre, honey, lahat ng ating sister stations na nakahook sa atin tuwing araw ng Biyernes. Kaya naman tayo napapakinggan Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaagapay sa iba't ibang panig ng bansa. Good morning! Today is April 12, 2024, second Friday of the month. And honey, maraming mommies tulad ko ang abala na ngayon at busy ngayon dahil yung ibang chikiting bakasyon na sa school. Honey, ito rin ba yung panahon ng daily vacation Bible school? Yes, kaya naman ang ingay ng bahay ngayon kasi kompleto, kompleto si Ricardo sa mga bata. Kaya naman sabi ng ibang mommy sa akin, how can we survive summer vacation with kids? Ang payo po namin ni Bong dyan, mga kaagapay, gawin nating worthwhile yung bakasyon. Huwag lang talaga magsama-sama sa bahay, ano? Pero gawin nating meaningful. Sabi mo nga yung DVBS, yung Daily Vacation Bible School. I'm sure meron pa niyan ngayon, di ba, honey? Noong panahon natin, honey, ang DVBS ginagawa yung tuwing summer vacation. Oo, pero ngayon, meron pa din. May mga ilang churches pa rin. Kasi yung iba naman, pinalitan ang DVBS ng camps, yung mga youth camps. So, maaari po nating i-enroll, i-register ang ating mga chikiting sa youth camp, sa kids camp this summer. Minsan ginagawa towards the end of the year. Yes. Paano yung mahalaga yun, honey, para sa kanilang spiritual nourishment? Totoo yan. Yung namang ibang kaagapay, kung kaya din lang ng budget, ito yung time na pwede mo rin i-enhance or i-hone yung talents ng iyong mga anak. Yung iba ine-enroll sa dancing school, ballet, piano, taekwondo, or art classes and cooking classes, di ba? Saan ka pa in-enroll nung bata ka, honey? Wala. Kapos ang budget para mapa-enroll pa. Kaya sa anak na lang ibigay, di ba? Yung panahon naman natin, yung mga ganyan, di ba? Meron, pero... Sa mga ano lang, mga ayala sa Zoom. Hindi, pero syempre kaagapay, nothing beats summer than by being together, spending time as a whole family sa inyong mga tahanan. And mga mommies, ano, kunin din po natin ang pagkakataon na ito na summer. Turuan po natin ng life skills ang ating mga anak. Tulungan na mag-operate ng washing machine, ng mga oven. Honey, diba? Yan yung simple na magtiklo. Pagtutupi ng laundry. Ng laundry. Nako, parang hindi na ginagawa ng mga kabataan. Ako, honey, talagang guilty ako. Kahit anong kumot ko ng pagtutupi ng kumot nila, grabe, diba? Parang ano ba yan? Hindi talaga matupi ng maayos, ano? At pag binuksan mo yung cabinet nila, talagang... Disaster. Kaya yan, kaagapay, tulungan po natin sila kapag summer na anak, hindi lang kailangan tayo life skills na academically smart. Pero dapat street smart din po ang ating mga anak. That's diba? Right. Siyempre, isama na mga bata sa pakikinig dito sa programa ng Family Matters. Dito lamang po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po isang AM station, isang non-profit, non-commercial organization, and proud member ng KBP, Kapisana ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Kami po inyong mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to
11 in the morning. Mm-hmm. Para po sa mga kaagapay na nais makibahagi sa ministry ng FEBC at mm-hmm. nais magbigay at mag-plant ng kanilang seed faith offering, mm-hmm. you may visit our Facebook page or you may call or text mm-hmm. 0916-296-6620. Mm-hmm. Pagpalain po kayo. Amen. Muli ito po si Bong and Claire, Team Pineda, para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan nakatutok ang spotlight sa usapang marriage and parenting. Yes. Alam mo, honey, lahat tayo, I'm sure, nais natin maka-experience ng miracle sa buhay, di ba? Absolutely. Ito po kaagapa yung mga magaganda na mga suddenlies, mga breakthroughs na nangyayari sa ating buhay that is beyond our control. Mm. This is beyond human strength. And He's our God of suddenlies yes. and breakthroughs. Pero honey, paano nga ba? Ano nga bang isang sikreto para makaranas ng milagro? Mm. Di ba? Alam niyo ho ba that our giving is a seed that activates God's miracles. Wow, powerful. Your seed grows miracles, whatever that may be. Mm-hmm. Hindi lamang pera, honey, ah. Be it your time, your talent, your treasure. Kapag inalayan ng buong puso sa Panginoon, mm-hmm. it activates miracles in your life. Sabi nga, honey, today's obedience mm-hmm. is tomorrow's miracle. Mm-hmm. Ang ganda, honey, di ba? Mm-hmm. Yung pagsunod mo ngayon sa Panginoon, akala mo nagsisilbi ka, nag-o-obey ka lang, mm-hmm. pero nagtatanim ka na pala ng buto sa kaharian ng Diyos. Mm-hmm. And your obedience today, mga kaagapay, mm-hmm. will be your miracle tomorrow. Amen. At yan po, ang napakaganda at napaka-inspiring na kwento ng ating guest. Napapakilala po natin yan mamaya after in a short while. Good morning, honey. Good morning, honey. Bago ako bumate, honey, gusto ko lang mag-comment dun sa sinabi mo kanina. Ang ganda nung sabi mo na we should involve our children sa pakikinig dito sa 702 DZAS. Maganda naman i-train natin sila na maging habit din nila ang pakikinig at panonood sa lahat ng mga programa natin dito sa FEBC. Sige po, isa naman mainit at naglalagablab na umaga, mga ka-Family Matters. Tuloy po kayo sa ating bahay this Friday morning kung saan tinatalakay natin ang usapang marriage and parenting. Kayo po ay nakatutok sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po muli, ang Team Pineda, Bong and Claire, makakasama ninyo sa isa na naman heartwarming and inspiring episode every Friday. Honey, sobrang excited ako sa guest natin this morning. When I go through the script, the cue sheet, sabi ko, grabe, another amazing testimony for His glory. And today nga po is April 12, 2024. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC stream. And that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Lahat po ay downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Claire, let us also appreciate our viewers ha, sa Facebook, sa YouTube, at sa lahat po ng social social media platform ng FEBC. And those who are watching in GCTV Asia Channel 185. Alam mo, honey, nakalimutan mo, no? This March, ang AGB Nielsen ay naglabas na naman ng isang survey. And we praise God because we ranked number 4 in the whole Mega Manila. So praise God for that. Mm-hmm. Honey, for the sake of our kaagapay, kasi may nag-text sa akin isang araw dahil marami tayong pinopost na we are ranking number 4. Sabi nila, ano ba yung AGB Nielsen? Yan po yung nagme-measure ng lahat ng audio broadcast, streaming, and podcasting in all corners of the country and across all platforms. Mm-hmm. They utilize best-in-class audience measurements, techniques to recruit and maintain representatives' participation from all segments of the population, including, honey, yung mga hardest-to-reach demographics. Wow. So meron silang ano niyan, system accurate para talaga, panukat. No? At nakakatuwa, honey, we rank number 4. Wow, so God. Mga kaagapay, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa lahat ng programa ng FEBC dito lamang sa 702 DZAS. And indeed, lagi natin sinasabi sa Diyos ang papuri at talaga naman lahat ng tagumpay
Diyos ang nagbigay. Amen. Binabati ko, honey, si Kate Babaw, di ba? Mm. Because of Kate Babaw, nakilala natin ang ating guest today. Kate, good morning, Julius. Shelly. Ayan, honey, dako na tayo sa ating Bible reading. Sige po, mga kaagapay, kung meron pa yung Biblia sa inyong tabi or a Bible up beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Genesis 8, verse 22, New International Version. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Sabi sa Genesis 8:22, magandang balita, Biblia, hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tagani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag-lamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Amen. Alam niyo po, isang kasabihan natin mga Pinoy, di ba? Yung kapag may tinanim, may aaniin. Did you know that Jesus also used natural and simple things in life to show us a great message? Alam mo ba, honey, isa sa mensahe ng Panginoon talaga na gustong-gusto ko, we always reap what we sow. Ito po, kaagapay, isang natural law at isa ring spiritual law. Yes. Diba kapag may tinanim, talagang may aaniin ka. Mm-hmm. If we have sown kindness, guess what? We shall be given kindness. Mm-hmm. Lahat daw tayo, honey, lahat tayo, mga kaagapay, ay parang mga magsasaka sa mundo na ito, diba? At dapat, isang katangian na dapat nating taglayin ay patience. Mm-hmm. Reaping takes time. At ang harvest po ay hindi dali-dali, di ba? Harvest isn't immediate. But as sure as the sun rise, mga kaagapay, our seeds will never be in vain. Kaya wag po tayong ma-despair o ma-disappoint na, tanim ako ng tanim, wala naman akong inaani, bigay ako ng bigay, tulong ako ng tulong, wala naman. Kasi po, yung harvest, it takes time. Hindi naman po agad na yung buto ay tutubo at magiging prutas, di ba? When we sow, we may not see immediate result. And expected po ito. Kasi po, there is a spiritual process at work here. At hindi po natin kailangang madaliin. Yes. There is a spiritual process. Meron pong tamang panahon. Tandaan po natin, kapag namunga na ang buto na yan, honey, we always reap more than what we sow. Nagtanim ka ng isang buto, di ba? Isang puno. Isang apple seed, honey, pero isang puno ng mansanas ang aaniin mo. Honey, minsan di ba, meron tayong pinuntahan isang mango farm at nakita natin yung isang puno ng mangga na hitik sa bunga. But come to think of it, nagsimula lamang yan sa isang buto. Yes, true. Kaya nga, di ba, the harvest is always plentiful than the seed. And this is a wonderful principle of the kingdom of God. As we help advance God's kingdom, He will take care of our own homes. Amen. Diba? Kasi talaga naman sa atin, honey, pinadadaan ng Panginoon yung means, diba? Para ma-sustain at ma-advance yung mga gawain para sa kaharian niya. As we help advance God's kingdom, guess what? The Lord will take care of the needs of your own home. As we support the preaching of the gospel, God will make sure that the needs of your families are well provided. At totoong-totoo yan sa buhay natin. Yes, as we pray and honor God in our lives, storms will cease and mountains will move. And that is the power of the seed. At ito po ay pinatunayan sa buhay ng ating mga bisita sa araw na ito. Kaya naman po, tunghayan natin ang kanilang kwento sa pinamagatang episode na Sowing Seeds, Harvesting Miracles. Pakilala mo na sila, honey. Sige po mga kaagapay, pakilala ko na po ang ating bisita this morning. The wife is a licensed financial planner and a dedicated homeschooling parent, while the husband works as an account management trainer. Both hailing from Christian backgrounds, they are actively involved in Victory Church and are valued members of the couple's ministry. Committed to their faith, they are passionate and supporters of every nation campus and every nation building project. Celebrating 11 years of marriage, woo-hoo! They are proud parents to two sons, Joseph Carl, 10 years old, and Isaac Jeremy, 8 years old. Mga kaagapay, let us give a Family Matters warm welcome
to Canly Rain and Emmanuel Bolivar. Good morning! Good morning! Candy, you well. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po. Good morning. And Miss Claire. Claire. Salamat for saying yes to our invitation. Ayan, makikirequest tayo kina Candy na medyo ilapit yung mic. Para ay, sure. Sure po. Good morning. Thank you. Good morning. Po ni Candy Rain, ha? Mm-hmm. It reminds me of Julia Roberts, ano, sa Pretty Woman. Salamat po. Natural ba yan, Candy? Yes po, natural po. Actually, naman ako po sa aking tatay. Ah, talaga? So lahat kayo sa family, ganyan talaga naka-curly yung buhok? Actually po, dalawa po kaming curly na curly talaga, pero ako po yung pinakakulot ata yung buhok. Yeah, nasa loko po ata bilang panganay. Yeah, ay, pabatiin muna natin si Yuval at saka si Candy. No? Marami silang kaibigan, ka-churchmate na yes. Naka-antabay at nakikinig sa atin this morning. Go ahead, Yuval, Candy. Oh, baka meron kayong gustong batiin. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa inyo po, Sis Claire and Sir Bong, for having us. Sabi ko nga po kay Sis Claire kahapon, Miss Claire, parang naluluha ata ako. Sinend niyo pa lang yung Zoom link. Pero grabe na po, nag-uumapo po sa amin yung pasasalamat at kagalakan. Sa amin po mga ka-Victory Church, salamat din po sa kanila, sa pag-support. And sa mga families kung nanonood po kayo, magandang umaga po sa bawat isa. Yes. Thank you again sa chance na to. Naalala ko lang nung bata pa ako na nakikinig kami dito and kahit nung nasa tindahan pa, kahit nung elementary days. Kasi we used to meron kaming tita noon na lagi naka-tune in every morning hanggang hapon na yon kasi nagtitinda nasa nagbabantay sa tindahan. So I myself used to hearing FEBC growing up. So and not knowing na ngayon nagkaroon naman ng opportunity para makapag-share, we are very humbled. And we're very ika nga pwede na sabing fortunate para ma-share yung ano yung story of God's faithfulness sa aming family as a couple and then as a family. So thank you again sa inyo. It's good to know ano you well na ikaw ay isang official at matagal nang tagapakinig ng mga programa dito sa 702 DZAS. Halos sinabi ko kanina kung si Candy Julia Roberts ang look. So ibig sabihin si Yuval Richard Gere ang appeal. Wow. Siguro napunta sa last gear. Napunta daw po siya sa last gear. Thank you. Ano naman nakakatuwa kasi talagang nag-yes agad sila. Kasi kaagapay, mga certified kaagapay naman pala. Parang yung guest natin last week. Ano? Mm-hmm. Nakakatuwa kasi alam natin, honey, kapag magte-testimony ka, hindi madali na balikan yung nakaraan mo. May mga painful moments ka in your past na hindi ganun kadali balikan. Pero for the glory of God, salamat at yung pinagdaanan nyo sa buhay will be an encouragement and an inspiration sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. Lalo na yung mga hindi masyado, sabihin na natin, na hindi masyado believer ng power ng seed. Ayan, marami tayong ma-encourage ngayon. So simulan na natin. Kaagapay, sino rito ang mahilig manood ng K-drama? Siyempre, tataas ko ang kamay ko, di ba? Yung pong kanilang love story, just like in a rom-com, their love story evolved from an office romance, di ba? Sa K-drama, hindi ka nanonood eh. Ganyan talaga ang mga paboritong story. Nagsisimula sa office romance. So, nagkakilala po sila 2005. Nagsimula silang mag-date 2006. At kinasal sila 2012. 6 years, Candy and Yuval is a significant time frame before you tie the knot. Medyo matagal yung engagement nyo, no? Ano yung mga reasons behind the delay in getting married? Ako po kasi bilang eldest of the family. So, nandun po yung nag-support muna po ako sa family ko. At yung po yung time na kailangan ko pong mag-trabaho muna bilang isang breadwinner and being the eldest of the family. So, mas pinili ko po muna na matutok po na mag-provide for my family to support my mga kapatid ko po that time, mga pamangkin, and sa akin pong mga magulang. So, yung pong moment na yon, yun din yung waiting period ni Yuval for me. And I'm so blessed that time na nauunawaan niya po yung situation
ng aming family because that time din po kasi na girlfriend boyfriend po kami, yun din po talaga yung time na nagkahiwalay po yung aking mga magulang. So mas kinailangan ko pong tutukan muna ang aking mga kapatid. Hala, sabi ko sa iyo, Miss Claire, nasa unahan pa lang tayo. But, yun po yung time na truly si Lord lang po talaga yung kumilos sa buhay namin that time. Yung bang parang because of that kind of challenges na yun, nagkahiwala yung aming mga magulang. Doon din po actually yung time na parang na-transform din po ang puso namin magkakapatid to be better, not to be bitter on that situation. Mm-hmm. Maliit pa lang po kasi yung kapatid ko that time. So, ang galing lang po dahil yung time na yon mas natutunan po namin magbabad sa panalangin, magpuri sa Panginoon na sama-sama kami. Kahit sintonado, pero mga kapatid ko po, magaganda ang boses nila. So hanggang madaling araw, inaabot kami magkwentuhan. Yung mga kapatid ko po, dalawa na lalaki, sa awa ng Lord, hindi po nila piniling magbarkada o ng mga manigarilyo o mag-inom. Bagkus po, nagsama-sama, nagbuklod po kaming magkakapatid. That moment po, mas lalo kaming nag-ignite together as magkakapatid. Parang sabi nga namin, walang iwanan. Kalungkutan ng isa, kalungkutan ng lahat. Kasiyahan ng isa, kasiyahan ng lahat. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Tapos magpupuri po kami sa Lord. Talagang sabi ko nga, when we complain, we remain. But we praise, we raise together. Wow. So that's the power of God talaga in our lives. Doon sa mga sitwasyon na akala po natin minsan, hindi na po natin kaya. Pero we let go and let God and let God be the center po ng aming buhay. At higit sa lahat po talaga yung pong natutunan ko rin po sa ganung pagkakataon is to forgive with love and let the peace of God empower in our hearts. Kasi di ba po hindi naman po din talaga ganun kadali. But in that moment po na talagang broken kami, doon din po talaga mas lalong nagningning yung glory ng Panginoon sa buhay namin na sabi ko, Lord, hindi ko to kaya, hindi namin ito kaya, pero by faith, kakayanin namin kasi alam namin, you're always with us, in us. And in times of weakness, there we are strong, sabi ko sa aking mga kapatid, just hold on together. Kung baga, minsan nasa sandwich po kami, but then again, the Lord make a way when there seems to be no way. And truly, how faithful our God is. Kumbaga, sabi nga, just do something beyond yourself and the Lord will, si Lord na po talaga eh, and the Lord will take the rest. Just rest in His presence and allow Him to move kahit po dun sa mas mahirap pa o kahit dun nalagpak ka na, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero sabi ko nga, Lord, I'll just do it heartily sa aking mga kapatid. Parang mas nandun po yung puso ko na mag-provide for them, not in a way na parang, di ba po, bilang pangalan, oy, pagod na ako, ikaw naman. Or kaya naman po, pag, oh, hindi, akin lang to. Bahala na kayo sa inyo. Pero yung moment po na yun, mas nandun po yung kagalakan sa aking puso na gawin iyon dahil mas nakikita ako. Iba po yung saya na makita yung mahal mo sa buhay na saya din. Candy, si ano, you will, sa loob ng 6 years na pag-aantay sa'yo dahil apparently ang dami nangyari sa buhay nyo, di ba, na pamilya. Mm-hmm. Ano yung what kept you ano going sa pag-aantay kay Candy? Okay ba yung pamilya mo o may kinaharap ka rin at the same time na mga pagsubok during those 6 years? Oh, thank you. Yes, so nung nakilala ko siya, doon ko nakita yung hindi lang siya sa person pero I find her yung values niya when it comes to family. So napaka-importante sa kanya yung family. So ganun din sa akin, my personal values is kumbaga I try to kumbaga sa in a small way to honor God and next yung family. So meron din kami kinakaharap, apat lang naman kami. So meron ako isang kapatid, I'm the youngest.
yung ate ko, and then she's the one taking care of both my parents. So that time, how I find the strength to wait, siguro para naalala ko lang yung verse sa Bible na kung hindi ako nagkakamali yung story ni Jacob that he worked for his wife. So parang nakalagay doon, it seemed like a day. Parang yung 7 years na yon, parang napakabilis lang sa kanya. So I think God helped me in that waiting period. And in honor naman ni Lord yun, kumbaga, sinikap ko naman na to respect her and her family. So, yun yung naging commitment ko na hindi ko rin naman kasi maatim na parang unahin ko yung sarili ko while she's having yung mga ganong personal struggles na yun. So, I think in that way, naipakita din na yung how you value your family, matatranslate din yun pag nagkaroon ka na rin ng pamilya on your own. So, yun. Ani, bago mo sabihin yung question number 2, gusto lang natin i-establish dito na single pa lang sila, di ba? About to get married, talagang giver na sila. Sa kanilang mga pamilya, sila ang mga naging breadwinner. So si Canly, bago siya nag-asawa, inuna muna niya, di ba, tinulungan niya financially ang kanyang pamilya. The eldest. Yes, at ganun din si Yuel. So talagang naging matindi yung pagtulong sa pamilya, di ba? Kaya naman, umpisa pa lang, honey, makikita natin, givers na talaga, pareho sila. Nagkataon na givers talaga sila pareho. So, honey, I'm just in awe, no, dun sa kwento ni Canly kanina, that being the eldest, yung mga panahon na pwede ka sanang magtampo, Candy, sa Panginoon, pwede sanang sumama yung loob mo, but you turn that into a different perspective, hindi ba? Yes. Instead na magalit ka, mag-question sa Panginoon, that was also the time na lumapit ka sa Panginoon and you really pour out your heart to Him at talagang, alam mo yung totally dependent ka sa Kanya na, Lord, bahala ka na, hindi ba? Hindi namin alam what will happen in the future. But I believe in you all the more na hindi lang ikaw, including your entire family. And that was really amazing, no? Bilang isang Kristiyano. Ayan. So bago natin, iba to ang ating pangalawang question sa kanila. Magbe-break muna tayo, honey. Right. Pagbigay daan tayo sa panuntunan. Kasama si Pastor Willie Basilio. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami. Ito ang panuntunan. Isang komentaryo hamo sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio. Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw. Tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Pag-uusapan po natin ang leon, ang ulupong at ang dragon. At sa mga awit, 91, talatang 13, mahayag, maglalakad ka sa gitna ng leon at kobra, tatapakan mo ang malaking leon at ang ahas. Sa salin ng lumang King James ng mga awit, 91, ay may sinasabi ukol sa leon, sa ulupong at sa dragon, at nagsasabi na tayo bilang nagtitiwalang anak ng Diyos ay magtatagumpay laban sa mga kaaway na ito. Lahat ng kahirapan at hamon na maharap natin sa buhay ay kinakatawan ng tatlong paglalarawang ito. Ang mga leon ay pangahas. Tatagpuin ka harap-harapan, di mapaghahandaan at hindi inaasahan. Gaya ng tawag sa telepono sa gitna ng pagtulog sa gabi. Bubuksan ang sobre at malaman mo na lang na ikay idinimanda ng katunggali. O kaya'y huling sahod mo na dahil tanggal ka na sa trabaho. Tulad sa mga leon, may mga adyang kahirapang makaharap natin sa buhay. Nakakayukayop sa atin at nakakaramdam animoy tumatakbo kung saan mapalo. Ang totoo, gayunman, di natatakasan ang ilang mga kahirapan na makakasalubong natin. Ang mga ulupong naman ay makamandag na ahas at sa lahat ng nilalang ng Diyos
ang mga ahas ay isa sa mga di kanais-nais. Hindi katakataka na may salarawan si Satanas sa ahas na kumalaban ng ating mga unang magulang sa Hardin ng Eden. Pero ang mga lupong at leon ay magkaibang magkaiba. Ang mga leon ay umuungal. Ang mga lupong naman ay sumisitsit at nagpapadulas sa damuhan hanggang makalapit sila para umatake at pagkatapos ay tutuklaw ang makamandag na pangil. Walang babala sa mga ahas, walang malakas na ungal, walang mga bakas ng paa sa landas ng buhay natin. Ang lupong ay basta na lang lilitaw at mapupuno na ng takot ang ating mga puso. Ang mga di inaasahang sugat ng buhay ay gaya ng makirot na atake ng lupong. Nasabi ang pintas, di basta inaasahan at galing sa di inaasahang panggagalingan na karinig mo lang. Natibo ka, nadali ka at ipinagkanlo ng isang alahudas na naipagbili ang inyong pagkakaibigan. Ang ikatlong isinalarawan sa tatluhang nilalang sinasabi ng mga awit 91 ay ang dragon. Sino po sa atin ang nakakita na ng dragon? Yung totoong bumubuga ng apoy? Hindi po. Wala po, liban sa Chinese New Year dragon ay mga nagagayakan lang pala ng mga lalaki. Ang mga dragon ay likha ng katang-isip o mga halimaw ng ating guni-guni. Nabubuhay sa ating isipan, ang mga dragon ng ating buhay ay ang mga kakilakilabot nilalang na buo ng ating mga takot. Ninanakawan tayo ng ating kapayapaan. Sila yung mga bagay na kinatatakutan nating mangyari gaya ng pagkakaroon ng kanser, ang pagkakasaid ng ating salapi bago tayo, ang pagbagsak ng eroplanong sinasakyan o pagkidnap ng mahal sa buhay. Ilang mga halimbawa, di po totoo ang mga dragon. Pero di naman ibig sabihin ang mga ganitong takot ay hindi rin totoo. Ang ating makadragong takot ay magdudulot sa ating katawang hindi nakapaghanda sa paglaban o pagtakas na nagdadala ng kapagurang pisikal at mental. At ang ating katawan ay hindi dinisenyo na may kakayahang harapin ang ating inilarawan sa isip ng mga dragon sa buhay. At ano po ngayon ang paraan para magtagumpay laban sa tatlong malalakas na lalang na ito? Pananahanan sa lihim ng kataasan, saad ng mga awit 91. Ito'y may pag-uugnay sa Diyos at ng ating kasiguruhan laban sa mga dragon, mga lupong o mga leon ng buhay. Ang Diyos, ang lunan ng tanggulan, ang lugar ng kaligtasan na natatakbuhan kapag tayo'y nahahamon ng leon, natuklaw ng lupong o nanganib sa dragon. Sinulat po ni David, sapagkat sa araw ng kaguluhan, iingatan niya akong ligtas sa kanyang tirahan. Ikukubli niya ako sa silungan ng kanyang tabernakulo at itataas sa isang malaking bato. Mga awit, 27, talatang 5. Pansining sinasabi ng talata sa araw ng kaguluhan. Ang Diyos ng Biblia ay nakakaalam, kakailanganin natin siya at hinihintay naman niya tayo. Narito ang pangako ng Diyos sa atin. Ililigtas ko siya, sabi ng Panginoon, sapagkat mahal niya ako. Ililigtas ko siya sapagkat kumikilala siya sa aking pangalan. Tatawag siya sa akin at tutugunin ko siya. Sasamahan ko siya sa gitna ng kaguluhan. Ililigtas ko siya at pararangalan. Mga awit, 91, talatang 14 hanggang 15. Manalangin tayo. O nga po, Panginoon, merong mga paglalarawan sa mga nilalang ninyo na pilit at pilit na gumagapi sa amin. Narayan po ang larawan ng leon
ang ulupong at ang dragon. Maaring mga katangisip po ang ilan dyan, pero makatotohanan ang takot at pangamba sa aming buhay. Pero salamat po, merong kasiguruhan sa inyo at kayo mismo ay nangangako na kung tatawag kami sa iyo ay merong kaligtasan, merong katagumpayanan. At sana nga po, Panginoon, maranasan namin ang maghayag ng lubusang tiwala sa inyo, manganlong sa inyo at kumapit sa inyo, huwag lawawalay sa inyo at naroon po ang paglalaban at ang dulo tagumpay dahil kay Kristo. Salamat po sa katotohanan yan at may pamuhay po namin. In Jesus' name, Amen. Kuya Willy Basilio po at ito ang Panuntunan. Magkaringganan po tayo muli. Inyong napakinggan ang Panuntunan hatid ni Pastor Willy Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org. Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information. Welcome back to Family Matters Friday Edition. Kasama niyo po ang Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. Para sa mga kaka-tune in pa lamang, meron po tayong special guest na kasama dito, si Emmanuel at si Canly Rain Bolivar. At ibinabahagi nga po nila sa atin kung paano sila itinawid ng Panginoon mula sa maraming pagsubok at adversity sa buhay. And all because they believe in the power of giving. Amen. Pero bago natin sila balikan, nais muna nating batiin ang ating mga kaagapay na nagpapa-shoutout. Una na nga dyan ang ating mommy. Hi, Mommy Felicity. Magpagaling ka at kami nananalangin para sa'yo. Kanina, honey, maraming mga kaibigan na bumabati kay Lakanlit. Yes. Kailan din natin mabalikan. Yes, hello din kay Josie Mingala, ang ating suke na kaagapay from Hong Kong. Si Nanay Nora Cabantog, magandang umaga. Yes, si Charity Mihiliano ng UCCP Tatehero. Shoutout din, honey, kay Maris Bill Ondo at saka kay Aida Reyes. Si Annie Del Rosario, good morning. Si Luwalhati Abaya, si Sister Melet Galang, good morning. Ang ating best friend Chris and Chari Patricio. Yes. Hello also kay Michelle Patron at kay Florita Aquit, sabi niya. Yes. Si Andy Davila, nandiyan din. Papabati mula Marikina City, si Atara at si Edgardo Pecolera. Sabi listener daw siya since 1986. Wow. Madaming blessing ako nakukuha sa palagi ang pakikinig sa FEBC. Pakigreet po kami dito sa Caloocan Church of Elohim Ministries International. Ayan. Hello din kay Michelle Peñaranda. Good morning kay Rowena Bolivars. Siguro sister mo to, no? Ayan. Si Ernie, Maris, at si Edgardo Pecolera. Ayan. Yes. Si Annie Del Rosario, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din kay Julie Gonzalez. Kay Thelma Sadio at kay Nanay Nora Cabanto. Good morning sa inyo kay Dolores Alfonso, kay Edita, kay Robert Arevalo. Pangalan ng artista yan, honey, dati. Robert Arevalo. Character, no? Actor. Naka-partner ni Barbara Perez. Kilala mo pa talaga. Siyempre it pa. It shows. Sige na, balikan na natin sila. So kanina kinikwento nila, they had a long engagement, 6 years bago sila ikinasal, honey. Legal, no? And all because pareho silang abala sa pagtulong sa kanika nilang pamilya. Usually ganun, Hana, no? Kapag breadwinner ka, parang bago ka mag-asawa at magkaroon ng sarili mong pamilya, parang iaayos mo muna yung sarili mo, mga kapatid, di ba? Yes. Parang you'll make sure na okay na ba kayo, pwede na bang magpakasal si ate o si kuya. And I really admire them for being such
givers, bata pa lang sila. Isa pang nakita ko, Hani, sa kanilang dalawa, yung value ng family sa kanilang dalawa, talagang tinetreasure nila at alam nila na talagang kailangan nilang, they have the same belief, in that short, hindi ba? Nakakatuwa. Sige, Yuel Canley, can you share with us, maaari nyo bang ibahagi sa amin na being raised in a Christian family has influenced your values, yung inyong paniniwala regarding sa generosity in supporting not just your siblings, hindi lang yung mga kapatid ninyo, but also you are helping the missionaries and other ministries. Can you expound on this, Yuel Canley? Yes, thank you. So, ako muna. So, ayun, like any ordinary family naman, di ba? Meron kasing connotation of a Christian family. Ay, ano yan, mga bait yan or give it agad yan. Pero, important sa akin yung makita mo in action ng parents mo how they model the principle of giving. So yung mother ko kasi both of them, but my mother specifically, ang ginagawa niya kasi is every Saturday she gathers yung mga kapitbahay namin, yung mga maliliit na bata, out of her own pocket, papakainin din, and then mag-share siya ng word of God na ganun. Wow. Parang lalakihan na yung mga batang yun, and then nung kung kailangan ni mamang tumawag ng tulong, sila na yung lumalapit nag-alok. So seeing that, kayo magkapatid, seeing that from them, hindi and even my father, hindi siya yung although parang ano nga eh, parang sumobra na nga, pero hindi siya concerned kung mawalan siya, both of them. Pero ang inisip lang nila is how can they, you know, model in express yung goodness ni Lord. Kasi importante na parang you knowing na binless ka ni Lord, hindi naman sa amount of money na meron ka, but realizing na meron kang lakas, meron kang finances, di ba? Hindi mo rin mapigilan sa sarili mo na ibigay yon. Like parang I just remembered na parang may quote na you can, you know, you can give with you can give without loving, but you cannot love. Amen. Without giving. So, yun po, yes. Yun yung nakita ko me personally sa magulang ko, and thankfully in practice still doing na you know, sharing and giving yung mga what we have. Wow. Si Candy, ako po yun. So, I agree po talaga. So, when it comes po talaga sa generosity, siguro po talaga nag-i-start din po siya sa puso. Kumbaga, yung willingness mo, a willing heart and a servant heart. Kasi once we give, it's not something about us. Yung lente, hindi nakatingin sa iyo, kundi yung lente nasa iba. Diba? So, when we give, it's about po dun sa willing heart, yung willingness mo, and a cheerful heart as well. Putting God first muna, bago po yung iba. And then, siguro po, kumbaga, makikita rin po kasi kung sabi nga po ni Yuel kanina, yung pamumuhay din po ng ating pagbibigay, nakikita din muna po sa ating family, sa ating magulang, ating mga kapatid, sa ating mga anak. So that, kumbaga, kahit hindi po man sa pananalita, pero sa ating gaway, nakikita na po yung kagalakan sa pagbibigay, pag-ibig na talagang pag nagbigay ka, hindi yung parang mag-aantay ka na kapalit, di ba? Parang sabi nga ni si Lord nga, kahit nagpapagaling siya, di ba, lagi niya sinabi, go your way, di ba? Sabi niya po dun sa blind man. So, hindi po siya humingi ng, parang hindi niya iniliga, di ba? So, ganun din po yung naramdaman namin noon na parang, sige lang, kumbaga, ibinigay mo na yan. Yan, seed na yan. Diyan na po yan. Kasi, naalala ko nga po dun sa Mark 4:26 and 29. Sabi po dun sa 26, na kapag nga daw nagbigay tayo, di ba? Sabi dun sa 27, and should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself, amen, does not know how. Di po ba? So pag nagbigay po tayo, ano man po yung i-lead, kumbaga the spirit-led activities that we have, na Lord, okay, itong money po na, pag meron na po kaming income ni you, well, Lord, we pray, Lord, para po kanino ito, i-lead nyo po kami, kayo po yung mag-manage nito para sa amin. Kumbaga, in the littleness that we have, it will become much
when we put it in the hands mm-hmm. of the Lord. So, mm-hmm. yun po yung yes. Ginagawa namin to honor God and then our family. Nakatuwa yes. naman. Kanley Uwell, nakita ko sa inyo, napakahalaga talaga para sa isang magulang mm. to lead by example, ano? The influence of yes, the parents. Yes, pareho nilang nakita amazing. Sa magulang how their parents were also generous, kaya yun na naipasa sa kanila. Huh? At nakakatuwa kasi I believe yan din ang legacy na pinapasa nyo sa inyong mga anak. Mm. Etong dalawa po na ito, humble lang sila, pero marami silang sinusupport na ministries, missionaries. Amen. Talagang involved sila sa gawain ng Panginoon. Mm-hmm. Nung kinasal kayo noong 2012, mm-hmm. sabi mo sa akin, Canley, nag-conceive ka agad ng bata, ano, a year after, so ganun kabilis. Mm-hmm. Can you share with us some of the most challenging mm-hmm. moments that you have faced together early on as a couple? Mm-hmm. Yun po. So, nung after po namin, a year after namin kinasal, I conceived. So, working po ako that time. That time po kasi nakatari kami sa San Mateo. Tapos wala pa po kami sa sasakyan noon. So, from San Mateo to Mandalu yung pa po yung office ko. So, nahirapan po akong magmuntis, Sis Claire and Sir Bong, na ano po, threatened abortion po yung term ng aking OB, na parang yung bata daw po nakaganon na. Kaya yung pangalan po ng panganay ko is Joseph Carl, kasi Carl po is strong, di ba? Kasi sabi nung doktor, Kelly, yung anak mo gumaganyan daw. Sabi ko, ano yung ganun? Sabi niya, lumalaban. Sabi niya, lumalaban. Kasi po talagang makikipag-ano po sa bus, yung magpagkukommute. Ay, God po, gaano ka ano yan sa MRT, talagang go ako, sige. Pero dun po ako parang inano ni Lord na career versus being yung pang maging mother ka na, parang ganun. So I cried to the Lord na, Lord, paano ko po pag aanuhin din, pag babalansehin, i-juggle po, po pag babalansehin, kasi talaga pong I'm eyeing something that time po talaga. And then sabi ko, Lord, paano ko to gagawin, parang ganun. Pero sabi ni Lord, kumbaga yun din po yung hiniling ko sa kanya, yung gift na yun to be a mother. So yun po, na ano ko rin po, na ang hirap din po that time kasi wala pong kami lang po talaga, actually po. Kung wala pong nag-start kami, hindi po, kumbaga, syempre nga po, ano yung mother and father ko, hiwalay. So, wala po kung parang masabi, uy, ma, pa, bantayin niyo muna. Yes. Bantayin niyo muna ako, parang ganun. Kasi, ano ba, ma-confine ako or ma-hospital ako. Kami lang po, so mag-a-adjust siya. Yes. Tapos, adjust din ako. So, yung adjustment namin towards sa aming isa't isa, not to the point na parang, uy, alagaan mo naman ako kasi nag-adjust ako sa'yo. Wala po kaming ganun. Kumaga, ever since po talaga, nandun yung once na inanyuhan niya ako, ihatid, sundo niya pa po ako that time. Tapos dumating po yung time na nagmumotor pa po kami. Buntis na po ako. So sabi ko, oh Lord, gumaganon-ganon pa kami dun sa Congressional Ave ba yun? Dito lang po sa Commonwealth, I mean, alo, sige. Tapos minsan nakakatulog po ako sa kung familiar po kayo sa Quezon City, yung circle po dyan, di ba? So minsan, inaantok-antok na ako, nakakatulog na po pala ako. So gagawin po niya sa akin, ibinabang niya yung helmet. So parang ako, oo nga pala. Kali, diba? Nag-resign ka ba sa trabaho? Mas inuna mo yung pagbubuntis mo dahil threatened abortion. Yes po. So nung pinanganak mo, natuloy siya, di ba? Natuloy na ipinanganak mo yung si Carl. Yes, nangyari sa kanya, nung 7 years old siya, ano yung na-diagnose siya of what disease, of what rare disease? Ayun po, so yun nga po, to continue, so nag-resign po ako sa trabaho, and then yun nga po, nung 7 years old naman po yung panganay ko, na diagnose po siya ng Kawasaki disease. It's a very Kawasaki rare disease po, yes po. Yes. At talagang pandemic days po yon, so talagang sabi ko, Lord, ano pong gagawin namin? Kasi hindi namin alam kung saan kami pupuntang ospital, kung saan kami lalapit. Kasi talagang bago ka mag-ano, ang dami pong proseso ang dadaanin. Right, lagi po kasi sinasabi, may process, ganyan-ganyan. So, tapos nakikita mo yung anak mo, mataas na yung lagnat. So, sabi ko, talagang yung time na yon, talaga pong nagpuri kami sa Lord. Parang yun ang una namin ginawa. Nagpapatugtog kami ng praising song, we sing worship song together. Yung mga anak ko, pinaririsid ko po yung Jeremiah 17:14 na Heal me, O Lord. Ang kanta ko po, Heal me, O Lord, and I will be healed. So talagang sabi ko, anak, let's believe together, and as we believe, therefore we speak, sabi ko. And as we speak, as we pronounce nung salita na niya na yun, miracle happen po talaga. Sorry, ito na naman. Kali, you will, no?
explain na. Yeah, meron tayong kasabihan, 'di ba, that when it rains, it pours, 'di ba? And at that time you were struggling with your son's illness dahil ayan ang meron ng Kawasaki disease. Yuval's father was simultaneously battling health challenges as well, 'di ba? And that tragically led to his passing. Kumbaga, sabay ito nangyayari. May sakit yung panganay mong anak, merong issue, yung father mo is dying. Paano kayo itinawid ng Panginoon sa mga ganitong klasing pagsubok? Ayun po. So, that time, kasi before si Papa kasi diabetic siya, but through the years, bago mag-pandemic, na-hospitalized na siya twice. Pero nung pandemic kasi, it got worse. So, actually hindi pa namin alam na dementia yun eh. Pero ngayon pala yun, parang nakakalimot siya and something like that. So, ang karakteristik ni Papa is he always go to church walking. Kaya niya lakarin eh. One time, para matestify ko lang, nawala yun si Papa and hindi namin alam po, so siguro lumagpas siya. And then, doon sa oras ng church, wala siya ron. So, nag-alala kami. And for some reason, mayroong isang kabrother na nakakita sa kanya. So, imagine na sa San Mateo, nasa Marikina na siya nakarating. And then, nakita siya nung kabrother doon. And sinakay na siya. So, tapos, dinala siya sa church. So, kami hindi namin alam kung paano yung nangyari. So, by God's goodness talaga na ibinalik niya si Papa sa church. And yun yung isang instance na nawala siya. And then yung pandemic, ma-share ko lang din. It so happened na after his lab, kasi pinapalaboratory test namin siya, umabot naman sa point na yung sugar level niya is naging 900 na. So sabi kasi na... Mataas yun? Ano? It's too much. Tapos po, tumawag nga sa akin eh, on the way na pauwi na kami. Sabi no, ikaw ba yung anak? Sabi ko, yes po. Sabi, ba't po kayo napatawag? Kasi yung father mo is 900. First time lang namin itong tumawag sa isang patient. So, ibig sabihin nun. And then, I realized, nung nakausap ko yung doctor, yung mga ganong level pala is, dapat comatose na siya. But he's still talking. Alam niya pa rin yung pangalan niya. So, ayun. Tapos, it's so happy na, yun nga, at his... death, I prayed. Actually, na-revive pa yung father ko eh. And I prayed na tinawag ako and then nakita ko siya na parang nire-revive. Ako lang nandun kasi hindi pwedeng magsama ng iba. And then, nung na-revive siya, natuwa ako. But I prayed na, sabi ko, Lord, matinding challenge to for us because I'm working, hindi na ako pwedeng, kailangan ako sa hospital, kailangan ako magbantay doon. Hindi na ako makaka-work noon. So, sabi ko, anong gagawin ko nito? Sabi ko, pero sige po, dahil nabuhay siya, so I think may plano pa rin kayo sa kanya. And then, a few minutes, tinawag ako and then, yun nga, nag-gave up na yung katawan niya because of parang in terminology is acidosis. So parang naapektuhan na lahat ng organs niya. And yun yung kinamatay niya. So, ano yung, punta naman ako dun sa anak mo, no? Ano yung miracle na nangyari dun sa anak mo? And for the sake of our kaagapais, ano yung Kawasaki disease? Ano ba yun? It has something to do with lymph nodes sa neck? Or alam ko sakit yan sa mga batang age below 5 years old yung ina-attack niyan eh. Can you expound a little bit on that? Yes. So, during that time, wala kami idea. Narinig ko lang yung disease na yun. Sa kaibigan ko. And then, nung sumapit sa amin yun, is, ang explanation ng doctor is, it affects the heart. So, kaya nagpapa 2D echo siya. So, kasi, and, kailangan niya uminom ng gamot. So, like, aspirin or something like that. Pero, ang epekto naman nun is, bibilis yung pagtibok ng puso niya. And then, ang epekto pa ng Kawasaki is, hindi siya yung ordinary na parang, dumadaan na tigdas lang. It looks like parang tigdas siya pero yung tongue mo is parang strawberry-like na. Oh. And then, ang ano niya is pabalik-balik yung lagnat niya. So, and at one point, syempre, as a mother, magugugil yung asawa mo and all. So, we're believing but
you're trying to ano ba to, syempre ano ba to, yes, klaseng. So yun pala yung naapektuhan ng sakit na yun. And ang sabi is yung sakit na yun is parang magstay siya sa iyo na hindi na siya mawawala, parang ganun. So parang ako naman, parang ang daming sinabi ng doctor na ganun, and then parang ako lang, parang nag-block lang ako, and then sabi ko na lang na parang I heard something in my heart na parang let the doctor do their job, pero we will trust in the Lord. So kasi sila yon, nakikita nila yung diagnosis, nakikita nila yung ano, pero doon kami pupunta. Yung isa pa po palang ni Raquel doon is that sabi daw po kasi normally po nagsasabay-sabay yung symptoms, and that's the most parang pinaka ano po yun sa bata, delikado. But yung kay Joseph po, yung symptoms niya pautik-putik. So kung yun daw po ay isahan, kailangan po namin ng malaking halaga, parang ganun po, nasa kalahating million po ata yung kailangan po namin per turok. So sabi ko, Lord, kainaman din, sabi ko, talagang malaki po yung amount na yun. But sabi ko, Lord, we keep on praying and declaring na maging mabuti at maayos yung aming anak. Kasi po yung symptoms niya, yung dito po sa daliri, tsaka sa daliri, ay sa toes po, nagpapalit-balat po siya, tapos namamanas yung mukha, yung buong katawan niya. So seeing your kid like that, talagang sabi namin, Panginoon ko, ito yung sinasabi eh. Pero hindi, yung makagandahan din po ng pangyayaring iyon, ang aming po, kahit ganun po yung nakikita namin sa aming mga anak, yung peace naman po na binibigay ng Panginoon, na parang lagi niya pinaparemind sa amin na don't worry, everything will be alright. Parang ganun po lagi sinasabi niya na magiging okay si Joseph. Kumbaga nakikita ng physical eyes namin, ganun ang anak namin. Pero spiritually, yun talaga yung i-declare mo, pinanghahawakan namin na well si Joseph, everything is okay sa kanyang whole body. So yung talaga yung miracle. Yeah, sa mga ganyang pagkakataon, talagang yan yung mga panahon na ang magtatawid sa inyo ay yung pananampalataya ninyo sa Panginoon, hindi ba? Talagang all the more nakakapit ka sa Kanya at maniniwala ka dun sa salita niya. So mga kaagapay, ang sabi, ang Kawasaki, tinamaan, isa itong blood infection na tinamaan yung brain and heart ng bata. At gusto ko lang linawin, ang sabi ng doktor, sabay-sabay daw mararanasan ng bata ang symptoms. At sabi din ng doktor, hindi na ito mawawala. Once you have Kawasaki, hindi na ito mawawala. But that is what the doctor said. But Jesus said, di ba? Ito na tayo sa batch, sa sudden list. Hindi yan. We don't believe in the report of the doctors. Pero dahil ang nangyari, honey, milagro sa kanila, nawala ang Kawasaki disease ni Carl. At hindi naranasan ng bata yung sabay-sabay na symptoms, kasi kapag daw ganun na nangyari, hindi talaga kakayanin ng bata. No? At kakailanganin na injectionan, at kada injection, 500,000. Yung kaakibat na gastos. Yes, hindi, no? At ang nangyari, nawala ang Kawasaki, at paisa-isa lang, sabi mo nga kanina, pautay-utay dumating ang symptoms, kaya kinaya ng katawan ng anak nila. So we praise God. Habang nangyayari ang pagsubok na ito, sumabay nga Yuwel, di ba, yung the death, yung pagkawala ni yung father. At ang isa naman talaga, na hanga ako sa father niya, na bong lagi daw nag-church, ayaw ng father niya ma-miss ang service, Sunday service. Wow. Na even dumating yung time na meron na siyang dementia, nawala siya dahil sa paghahanap niya ng church, because he wanted to still attend church. Kaya nawala siya, at nakakatuwa, isang milagro. Tamang-tama, habang nawawala siya, may isang church member na nakakita sa kanya sa daan, kaya hinatid siya. Kakaiyak, honey. Yes, at habang nangyayari lahat, na namatay ang father niya, may Kawasaki ang anak nila, nagkaroon din ng sakit ang mother at ang sister ni Yuwel ba? Yes, tama po. Tama ba? So sabay-sabay talaga, and the time na ire-retrieve nyo na sa morgue ang katawan ng father mo, ano nga yung nangyari naman, Yuwel? Ay, thank you. So ano pala yun, may bagyo nun eh. I think Ulysses yung bagyo na yun. So we have to leave him dun sa morgue na yun, na parang na-atay ko na lang. Parang pa mag-chill ka na muna diyan. In literal sense, chill talaga siya doon. So, hindi kami makapunta. So, but I'm thankful to the Lord dahil
During that time, wala na kasing maayos na burial. For example, kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, because siyempre pag na-diagnose siya as COVID, hindi mo na pwedeng paglamayan. Pero kasi ito ng pandemic naman, UL, eh, no? Yes, yes. Ano siya, November 20 siya nawala. Ang isa pinagpapasalamat din namin is yung birthday niya is October 23. So, parang binigyan pa siya ng chance na mapag-birthday pa. So, ayun, and one thing na gusto ko rin i-testify is yung mother ko kasi very prayerful person siya, na talagang na-exemplify niya yung faith na yun, na parang sinabi niya, inatay niya na kay Lord na parang binargay niya nga na sinabi niya na, Lord, kung nakikita ko yung deterioration kasi ng memory niya, pero sabi niya na, Lord, wag mo pong hayaan na mawala siya na hindi ka na niya kilala sa kanyang human faculty ba, capacity ng brain niya. Pero hindi yun inalaw ni Lord. Kilala niya kami lahat, mga apo niya. Although yung mga birthday namin, hindi niya matandaan. Address niya, hindi niya rin matandaan. Pero kilala niya kami, kilala niya si God bago siya nalagutan ng hininga. Kilala niya yung pangalan niya. Yun yung huling tinanong sa kanya na parang, ano yung pangalan mo? Pinataas yung kamay niya sa, ano, tapos, ano pangalan mo, Romeo? Ibig sabihin na dun pa rin yung kanyang, yung faculty niya, yung kanyang reason, nandun pa. So, hindi totally na-overcome si Papa ng dementia na yun. Si Lord pa rin yung naging na-glorify sa buhay niya. So, wow, nakakatuwa, yeah, no? Alam, well, gusto ko lang, Hani, sabihin, no? Kasi nakita ko yung puso ni UL dito that in the middle of this tragedy, sa sabay-sabay na nangyayari sa buhay mo, UL, sabi mo kanina na nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon kasi pinatapos pa rin yung birthday ni Daddy, yes, hindi ba? Yes. Imaginein mo that you still have that heart of, yung nagpapasalamat na puso, yes, in the middle of these trials, in the middle of this tragedy, talagang, yes, yung puso mo, nakikita mo pa rin yung kabutihan ng Panginoon. And that is something being a believer, hindi and ba? And really touching din, yung request ng mommy niya na binargay ng mother niya kay Lord, na Lord, kung mawawala ang asawa ko, ayoko na mawala completely yung memory niya. Unang-una, ayoko na makalimutan niya yung faith niya. At ayaw niya na makalimutan ang kayo, yung mga anak, di ba? Until his very last moment, talagang God honored that heart's desire. Kilala kayo ng daddy mo, intact ang kanyang pagkakaalam sa faith niya. At maging pangalan niya, di ba? Alam niya. So, sunod-sunod pala, grabe, no? Sunod-sunod yung naging bagyo sa pamilya niyo pareho. And many people struggling with maintaining faith during tough times. Alam natin yan. Yung isa nga lang pagsubok, yung iba medyo nayayanig na, nauuga na. Pero sa inyo, sabay-sabay, patong-patong. How did your faith sustain you through these trials? Bakit kayo pareho na motivated pa rin and hopeful? Ako po personally, lagi ko lang po inana na wala pong ipagkakaloob ang Panginoon sa atin na hindi na talaga natin kakayanin. It's also, kumbaga po, mas makikita po ang kinang natin bilang mga Kristiyano. Amen. Para pong gold, 'di ba? Kumbaga madumihan man 'yan, kumbaga ma-deform man 'yan, it's a gold, that's the value of it, right? So parang ganoon din po tayo bilang mga Kristiyano. Kahit gaano po kadami ang ano niyan, but still the value of us in the eyes of the Lord will never change. And siguro po 'yun, parang yun din po yung testing moment namin na maging mas, kumbaga po, transformation for God's glory, mga transforming us from glory to glory, na ang Panginoon na makita sa aming buhay. Kumbaga sa kagaya po namin, we're just an ordinary couple, but still yung pag-honor po namin sa Panginoon, patuloy po talaga na sabi ko nga, Lord, sa ganung pagkakataon, hindi ako mako-conscious dun sa bagay na nangyayari, sa challenges na nangyayari sa amin, pero yung Christ consciousness na, Lord, the battle is yours. Binibigay ko to sa'yo kasi may tendency din po na parang akuin mo yung isang bagay. But in that point of our lives, we learn how to rest in His promises na He will never leave us nor forsake us, and He will always sustain us sa mga bagay-bagay po na to. Sabi ko nga, Papa, both sides natin talagang nandun po yung ano namin. Pero siguro po ganun din po yung pagmamahal ng Panginoon na hindi niya iiwan ang mga anak niya sa gitna ng laban, sa gitna ng hurt. Kasi po talagang doon din po maanin puso namin na
ano ba tong puso mo, anak? Ito ba ay talagang para sa akin o ito ba ay sa iyong lente? Kasi po, di ba minsan pag tayo tumutulong, parang are you helping others for a power? Are you helping others to oblige them to do the things that you want them to do to you? Or you are helping also your family because you truly love them? Because the fruit of the Spirit is in you. That's why yung seed ng fruit na yon patuloy at patuloy na nag-reproduce sa pamilya mo, sa mga magulang po namin, sa aming mga kapatid. So, yes, Candy, you will talagang, yeah, you can really say that God is true and faithful in every part of His word, hindi ba? Kapag sinabi ng Panginoon na walang pagsubok na hindi natin kaya, talaga naman totoo. Pero minsan, mahirap talaga. Minsan, you're already wondering, Lord, ano ba to sunod-sunod na pagsubok? Pero panghahawakan ko yung sabi mo, hindi ba, na kaya ko to dahil wala kang pagsubok na binibigay na hindi namin kakayanin. Sabi nga ni Diane, God is so good talaga kapag inuna si Lord. All favor dumadating sa buhay natin. Nakaka-inspired ang testimony niyo po. God bless. Bumabati rin sa inyo si Pastor June Epifanio Salvador. Yes. And si JNDP. Si Tita Marisa. Yeah, Tita Marisa Dia. At nabibless sa inyong patotoo sa umagang ito, Candy. Yes. Good morning kay Tita Marisa, Tita Ray Dia. Kay Nal Tolentino, nakikinig din siya ngayon. Kay Anita Untal. Kay Gmar Cabornay. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo. At sabi ni Sonia Eusebio, amen po, walang mahirap. Siya ang Panginoon, walang imposible sa Kanya. Si Ate Josie Mingala nandiyan din, sabi niya, thank you for sharing the testimony. Really, God is so good. Both you have great faith in God. Nakaka-bless ang patotoo ninyo. God bless you at purihin ang Panginoon sabi sa buhay. Sabi ni Shelly Kate Babaw, amen. Kung walang challenges or obstacles, hindi natin makikita kung paano kumikilis sa Lord sa ating buhay. Nakikinig God ka, Annie. Always has a purpose. Ginagamit niya tayo to testify sa faithfulness ng Panginoon. Shout out din kay Gina Noquera ng Far East Maritime. Alam mo, Yuel Candy, ano, nakakatuwa. Kasi, di ba kaagapay, it is easy to be generous. It is easy to give when you have plenty. When you have more than enough. Kapag mayaman ka, malakas ang kita mo, it's easy to give. Pero di ba sabi nga, I will not give something unto the Lord that cost me nothing. Si Candy po at si Yuel, sabi nga nila, they're just ordinary couple. Ordinary po ang kanilang income, their middle level na family po. Ordinary couple with a big heart. Yes, pero yung pagbibigay nila, they believe in the power of seed. Kaya naman, nung dumating sa buhay nila kaagapay, na imagine bong may rare disease ang anak, namatay ang ama, nagkasakit ang nanay at ang kapatid, and all this happened during the pandemic. Diba? So, patong-patong na pagsubok. Pero nakita mo, honey, paano sila itinawid ng Panginoon. And all because naniniwala ako the seeds that they have been planting, diba? All along. Lahat yung obedience nila sa Panginoon, lahat yan, honey, naging miracle nila that nung time na kailangan na nila ng miracle, miracles have been readily made available and all because of the seeds that they have planted. Come to think of it, honey, no? It happens in the middle of the pandemic. Yes. Ito yung masasabi natin, dark era of this generation. Mm-hmm. And yet, sumabay pa yung mga personal issues ninyo, like yung pagkawala ng father mo, yung pagkakasakit ng anak mo. Ito talaga yung masasabi natin na madilim na panahon in this generation. No? But yet, you'll see kung paano kayo itinawid ng Diyos. Paano naapektuhan yung pagsasama nyo nung time na ganyan? Siyempre, lahat tayo, di ba, maraming tinamaan ng mental anxiety nung pandemic. Yes. And yet, ang dami yung problema, pandemic pa, hindi ba na-affect yung marriage nyo? Hindi nyo ba nabubuntong sa isa't isa yung tension, yung stress? Paano naapektuhan yung relationship nyong dalawa and paano rin kayo pinatibay sa mga pagsubok na dinaanan nyo in the middle of all these trials? Ayun po. Medyo ano yung question na yun, pero to give thanks to the Lord, to honor God, dahil kumbaga, minsan pag dumaraan ka sa isang pagsubok, minsan di mo na rin napapansin kung paano paano ka nagkakaroon ng strength, 'di ba? Paano ka pa nakakapag-function, 'di ba? May trabaho ka rin. So, I believe God shows his faithfulness to you. Minsan nga parang you feel tired na rin, pero ipinapatan ni Lord na
nandun siya sa point na yun, di mo na alam kung paano mo i-juggle lahat ng concern. So, personally, sa amin dalawa, siguro nakatulong din yung ano, nakatulong din yung mag-exercise ka. Ayun na yung inatupag ko noong time na yun. Maglaro ko yun ng mga anak mo kasi di ka rin makalabas. So, pero on a, sa amin, on a personal level, siguro, kami dalawa kasi we watch each other's back na in a way na parang kung ano yung kailangan mo ganyan kung ano yung kung we always talk actually so yun yung practice namin eh, pag every morning bago ko paggabi kasi ako so kwentuhan mo na kami yung ganun yung kahit ano pag-usapan nyo so ayun malaking tulong yun sa amin para ma-strengthen yung relationship namin with each other. Ikaw. Ako po, ano, yun po. It's never easy na. Yes. Easy is, yung E is, sa buhay po naman talaga natin, talagang lahat nandyan. Pero, nakatatak na sa amin yung easy in a way that E is stands for the everlasting love ng Panginoon sa aming buhay. Yung po yung aming ika nga po, foundation, sentro naming mag-asawa. And C is that, sabi niya nga po, lagi kami nagtotalk, communication. So, kahit hindi easy ang life, pero we'll see a point that the everlasting love and communication that we have intact po. So, dahil minsan po sa morning, sharing kami, hindi kami nagsasawaan po sa kwentuhan, minsan sa umaga, nagkukwentuhan kami, sharing kami, on the word of God. Sa gabi, kwentuhan pa rin. Hindi po talaga nawawala sa aming mag-asawa yung mag-communicate sa bawat isa. Siguro po is that teachable heart is very important and also listening heart sa kanya. At ganun din sa akin. Lalo na po, Miss Claire, nakakaano ka dito. Pag babae po, di ba, mas madami yung words ng babae. Kaysa sa lalaki. So talagang kailangan niya ng listening heart kasi kung hindi, eh hindi naman po. So yun po yung pinapractice naman namin. So yun po. Ang ganda nung sabi ni Candy, no? Sabi niya na that life is not easy. Minsan kasi Candy, well, hindi naman talaga assurance na meron kang Diyos sa buhay. Everything will run smoothly sa buhay ninyong mag-asawa o sa buhay ninyong pamilya, hindi ba? Ang maganda lang, being a Christian, being a believer, meron tayong Diyos, meron tayong sandigan na malalapitan sa mga panahon ng mga pagsubok. That is true. So, bumabati din sa atin ngayon ang ating BFF, si Nursie Sakay. And hello din kay Anne Faith. Sabi din ni Thelma Manjares, God is good all the time. Kung uunahin mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan. Patuloy kayo gamitin ng Panginoon sa gawain at pagpalain ang inyong mga buhay. Sabi ni Sonia, honor God. Amen po. Ayan, nakakatuwahan niya, no? Ang ganda nung... ano ba ang tawag dyan? Secret nila, di ba? To maintaining a healthy marriage in the midst of trials. Sabi nyo, everlasting love, communication, napakahalagahanin ng communication sa isang mag-asawa. Huwag kayong magsawa, pakinggan ang boses ng inyong asawa. Yes. Kasi the moment magsawa kayo at natutulilig kayo sa boses ng inyong asawa, eh parang nyo na rin sina-shut off ang open communication, di ba? At mahirap yan. Kasi ang one of the good foundations of marriage is to have an open communication. So parte ng buhay nyo na maririnig ang boses at tinig ng asawa, di ba? Yes. Yan ang aking takeaway, honey. Yes. Hugot. Ay, hugot. Ay, hugot. Ay, hugot. Hindi, marami naman talagang mag-asawa ang makaka-relate sa mga ganyang sitwasyon, hindi ba? Minsan kasi, di ba, ang babae naman talaga, Candy, kayo, innate sa inyo, nature nyo na masalita. And then kami naman, man of few words, di ba? Minsan, dumarating sa mga panahon, parang, teka muna, okay na, pwede ba? Pero ayaw pa natin tumigil, ano? Kaya na. Diretso pa rin mo. Yes. Candy and Yuel, ano yung mga significant lessons na itinuro sa inyo ng Panginoon during the times na dumadaan kayo sa matinding pagsubok na nais nyo namang ibahagi, ayan, sa ating mga listeners and viewers ngayon na maaaring dumaraan din sila sa similar na pagsubok? Ayun po. Una po is trusting in the Lord, yung totally dependence natin sa Panginoon. Talagang in times of battle or in times of victory, yung puso mong nagtitiwala at trusting heart in the Lord po talaga. Talagang
So ika nga po kung ano yung laman ng ating puso, yun din po talaga yung magpo-flow sa ating buhay. Talaga po. So pangalawa naman po yung pong natutunan ko is that prosperity with purpose. Prosperity not in the sense also in the money, but prosperity in our character, in our giving, in yes. the kindness that we show to other people. A kind of heart, a servant heart to serve our families, di po ba, our ministries, other people na once you serve sa ibang tao, talagang yun ding pagmamahal ng Panginoon, talaga pong dadaloy doon eh. And yung pangatlo naman po na laging pinapakita ng Panginoon sa amin is sa Colossians, ano nga po ba yun? Colossians 3:23, sorry. Work everything heartily for the Lord and not unto man. So, kumbaga, prone po kasi tayo sa bagay na, halimbawa, kumbaga yung victory, ang taas, di ba? So, yes. may times din na parang prone ka din na maging proud or even parang, oh, gawa ko to, ganyan, ganyan, di ba? Pero pag times naman ng defeat, parang, oh, pwede mong kaawaan ang sarili mo o ma-dishearten ka, di ba? But then again, yung security mo in the Lord, knowing that He is in you, the identity of Christ in you, that you are already reigning in your life, wala pong makakapag-ano nun sa iyo. Kumbaga, hindi That's natin right. kailangan na i-praise tayo ng ibang tao or kung halimbawa ma-judgment tayo, it doesn't affect us so much because you know inside, kumbaga buo ka, buklod ang puso mo, buklod kayong mag-asawa, buklod kayong mag-anak. Amen. So, kumbaga, kahit ano pa yung challenges nun, you don't need to kumbaga, anuhin pa yung sarili mo. Pero, sabi nga ni Sir Bong kanina, diba, doon po sa pandemic days na yun, talagang darkest moment, ika nga. But still, the love and power of our Lord, talagang yun po yung nag-shine. Talagang sabi ko, Lord, truly, you are a God na buhay ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Amen. Amen. You will? Ayun po. Sa akin naman personally, so ang dami naming learnings talaga, and even now continuous pa rin yung learnings. Hindi na rin tayo, hindi naman tayo tumitigil, but we're just being kumbaga parang ini-elevate tayo ni Lord sa ating sa level ng faith natin. Pero yung sa part na yon, in even right now, na ano pa rin, nare-remind pa rin sa akin yung God's word is really true. So mapapangawakan mo talaga yung word mo minsan kasi by experience, pwede tayo tumingin sa experience natin, experience na iba, eh, ba't si ganito pinag-pray, bakit hindi naman nangyari, or ba't ganito, nawala pa rin. So parang, ang lumalabas dun is, we're basing our faith sa experience na lang, pero hindi na dun sa established truth na sinabi ni Lord na, when you ask and believe, diba? And sabi nga dun is, by stripes we're healed. Pangawakan pa rin natin, mga kapatid, na kung mayroong karamdaman, sakit, wag natin ano na nandun na yon, may nangyayari na may mga ganong experiences tayo. Pero why not, kumbaga, i-invest mo pa rin doon sa word ni Lord na sinabi niya na kaya kanyang pagalingin. I am the God that heals you. Siya pa rin yung Diyos na nag-sustain sa'yo. And second dun is yung God's faithfulness. So hindi mo pa rin makita kung gaano siya ka-faithful sa buhay mo when you not experience yourself yung mga ganong difficulty. Like iba-iba naman 'yan ng level is sa journey mo lang sa faith mo is makikita mo talaga na pag natapos na 'yon, oh wow, parang paano nangyari 'yon, 'di ba? Giving credit do sa faith ng ng family mo and the prayers of your brothers and sisters. Nandoon yung support, but still sa dulo noon, yung faithfulness Lord na hindi kanya talaga pababayaan. Sinabi niya yung sa salita niya na I will never leave you nor forsake you. Like Amen. Parang kung naano mo na magiging totoo yun sa'yo pag nandun ka na sa point na yun na parang, yes, hindi mo nga ako iniwan. And in last na yun, I just remembered yung paborito naman na verse ng Father is Romans 8:28 na all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Sometimes hindi ko makita eh, parang hindi ito yung dinisign mo eh, hindi ito yung pinlano mo, ang dami mong plano, di ba? Hindi ito yung in-expect mo, may pinipare ka na pera para sa'yo, pero magagamit pala dito. Ganun yung mga point na yun. Parang, and you just ask the Lord, parang, okay, asan yung ano dito, asan yung plano dito, parang hindi ko pa makita. So, darating yung point na mag-work
yung verse na to is magano sa akin na lahat ng bagay na yan, even our mistakes, even yung at times mag-murmur ka dyan, maging disobedient, hindi ka naging faithful, pero andun yung love sa Panginoon. He remembers that, he honors that. Hindi to yung parang, kailangan ko ba talaga maging faithful kay Lord? Kailangan ko ba talaga gawin lahat ng to? Pero in that, the end of the day, siya yun, siya yung faithful sa'yo, siya yung nagbigay right. sa'yo ng lakas, siya yung nag-remind sa'yo through His Holy Spirit na nandyan siya. And ginagawa mo yun, we're doing that part na parang, we're giving, di ba? We're being generous. Not para, wag dumating yung mga problema. Kasi minsan, ishield mo yung sarili mo, parang, you're thinking na, kailangan magbigay ako para, huwag dumating ang problema, umatin ako sa church para na ako magkasakit, hindi magkasat mga anak ko. Hindi, yes. hindi ganun. Na parang, yes. hindi yun yung parang inano mo. But hindi yung intention. You're doing it because, yes. You parang, you're just out of God's goodness na binigay niya sa'yo. Yes. Ang puno ng words of yes. wisdom si Yuel at saka si Kai. Maraming salamat sa inyong dalawa. Before we bago tayo magtapos, gusto ko lang mag-shout out kay Kuya Federico Jr. Termolo. Kanina as early as 5:30 in the morning, sabi niya yung daw topic natin this morning eh sinend niya sa kanyang group chat mga about 500 plus recipients. So maraming salamat Kuya Federico Termolo. Sabi niya rin, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my victorious right hand. God bless you more, Team Pineda." And kay Canly at saka kay Yuel. Mga kaagapay, ang topic po natin at ang title ng ating episode today is Sowing Seeds, Harvesting Miracles. And this episode and the testimony of our guest is part of our encouragement sa inyong lahat mga kaagapay that let us be givers, that let us have this spirit of generosity, this spirit of giving in our hearts. Not because we want something in return from the Lord. Pero alam niyo po, we can never outgive God. Amen. And God is never a taker. Amen. Whatever we give unto the kingdom of God, hindi lamang po yan pera, pero yung pong time ninyo, yung pong effort ninyo, yung pananampalataya ninyo, yung mga simple acts of kindness, lahat po yan kaagapay ay buto na ating tinatanim sa kaharian ng Panginoon. Amen. And balang araw po, when time comes that we are faced with mga adversities, when we are faced with challenges and storms in life na talagang darating at darating, kaagapay, we will not be dismayed dahil alam natin na may buto tayong tinanim. Amen. And these seeds will be working for us and these seeds will one day give us a harvest of miracles. Kaya kaagapay, tayo po ay maging mapagbigay sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay maging tapat sa pagbibigay ng ating ikapo. And let us not forsake yung pong generosity natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating pamilya. Ani, napakaganda ng testimony nila. Even I myself, I have been encouraged. Alam natin na nalagpasan ng mag-asawang ito ang sunod-sunod na trahedya sa pamilya nila and all because may mga buto na itinanim na hindi man nila intensyon na Lord, palitan mo itong mga buto na to. But you know what? You cannot stop seeds from growing. You cannot stop seeds from turning into fruits. Kaagapay, once you release the seeds, aani at aani kayo. Minsan nakalimutan nyo na nga na may tinanim kayo, eh, di ba? Pero yung buhay natin ngayon, ito yung product ng pagtatanim natin yesterday. Amen. Anong takeaway mo, honey, before we pray? Ako, honey, gusto ko lang sabihin na minsan akala natin walang nangyayari. Minsan akala natin hindi kumikilos ang Panginoon. But God is really working behind the scene. Di ba? Sa panahon nga ng winter, where everything is white, everything is parang there's no life at all, but underneath that winter season, a spring will sprung, di ba? In due time. So patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon. Honey, sabi ni Brian, wrap up na po tayo. Sige, can you pray the listeners, honey? Sige po mga kaagapay, manalangin po tayo. Panginoon, magandang umaga po. Magandang umaga po, Panginoon, sa inyo, sa lahat ng mga kaagapay na nakikinig sa mga oras na to, salamat po sa kwento, sa testimony ng buhay ni Yuel at ni Candy. Panginoon, maraming pong nangyayari sa aming buhay na sometimes it is hard for us to understand.
Sometimes, Panginoon, hindi namin maintindihan why such things are happening over our lives. But we believe, Lord, we have a God who is seated on the throne. We have a God who holds our future. Panginoon, dalangin ko po sa mga kaagapay na merong pinagdadaanan sa mga oras na ito. Panginoon, dalangin ko kung paano mo itinawid ang aming mga bisita. Gayun din, Panginoon, itawid mo po sila. Hawakan po ninyo ang kanilang mga kamay until such time that they were able to say that God is good at itinawid mo sila sa ganitong klase ng pagsubok. Para po sa mga oras na ito, sa mga nakikinig at nanonood, hindi po isang aksidente na kayo po ay nakatune in sa ating programa. Kung hindi niyo pa po kilala ang Panginoon, kung hindi niyo pa po siya tinatanggap bilang Panginoon at sarili niyong tagapagligtas, iniimbitahan po namin kayo sa isang panalangin na nagbago ng aming mga buhay. Sabihin po natin, Panginoong Diyos, humihingi po ako ng tawad sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, hirap na po ako sa ginag-go through sa mga pagsubok na nararanasan ko. But the testimony na ibinigay sa amin ng aming mga bisita ngayon gives us hope sa mga oras na ito, Panginoon. I declare and I believe that you died on the cross and you rose again. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang sarili kong tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sabi nga po sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sister, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Bago tayo magtapos, binabati ko ng happy 25th wedding anniversary si Rickson and Tiara Gagala. We love you guys. Hello din kay Maricel Capili na nanonood ngayon, kay Gilbert Benavista at kay Jelay Kalingan. Agapay, God sometimes allows trials and testings to come into our lives, not to put us through difficult times, but to polish our character until our faith becomes genuine. Amen. The beauty in the Christian life is that we continue to reap from the seeds that we have sown. Mm. The seeds of prayer, seeds of kindness, and seeds of generosity will always bear fruit in our lives that will carry us through every storm we face. Maraming salamat po, naway kayo ay na-encourage. Binabati rin namin ng happy wedding anniversary ang magulang si Rain Bolivar at Newell. Happy anniversary sa kanilang mga magulang. Thank you. Bitin na bitin, no? Yung ating yes. Salamat po, kaagapay, sa inyong pagsama sa amin ngayong araw ng Biyernes. God bless you, Yuel and Rain. Thank you for this testimony. Thank you. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire. At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod. Ng pamilyang Pilipino. Happy Friday! God bless you! Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lang.